pag-angat ng mga kilusang nasyonalista sa Timog Silangang Asya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Indonesia, pinangunahan ito ni Sukarno, pinuno ng Indonesian National Party. Layunin ng pangkat na ito na mapalaya ang Indonesia laban sa mga Dutch. Nagawa ni Sukarno na pagkaisahin ang mga Indonesian at isulong ang kanilang kalayaan. Walang sawa at walang takot ang ginawa nilang paglaban sa mga Dutch. Bagamat tinulungan ng mga Hapon ang mga Indonesian na magkamit ng kalayaan laban sa mga Dutch, nilabanan din ng mga Indonesian ang mga Hapon dahil sa pang-abuso ng mga ito. Sa Vietnam, kinikilalang pinuno ng mga nasyonalista si Ho Chi Minh ang pinuno ng Viet Minh. Nabuo ang pangkat ni Ho Chi Minh upang labanan ang mga French sa Indochina. Ang Indochina ay ang kasalukuyang Vietnam ngayon. Sa pamumuno ni Ho Chi Minh, nilabanan nila ang mga bansang sumakop sa kanilang bansa katulad ng Japan, France, at maging ang United States of America. Sa Pilipinas, itinatag ni Luis Taruk ang Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon. Layunin ito na matulungan ang mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Hapones sa Pilipinas. Sa pagbagsak ng puwersang Pilipino-Amerikano sa Pilipinas, gumamit ang Hukbalahap ng guerrilla tactics upang labanan ang mga Hapon. Bagamat napakalaki ng naitulong ng Hukbalahap sa mga Pilipino noong World War II, pagkatapos ng digmaan, hindi sila kinilala ng pamahalaan at sila ay dinisarmahan. Noong 1945 naman, tinalo ng mga Vietnamese ang mga Hapon, ang mga French noong 1954 at ang mga Amerikano noong 1975. Sa pangunguna naman ni Sukarno, idiniklara ang kalayaan ng Indonesia noong 1945 sa tulong ng mga Hapon. At noong 1949, tuluyan ng pinilaya ng mga Dutch ang Indonesia.